Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Amen at welcome po tayo sa ating Wednesday night Bible study dito po sa UPC Malabon, Upper Room Tabernacle. Amen. At hintay pa tayo, mga kapatid, ng ilang mga minuto, siguro kahit 2 minutes. Hintayin natin na maka-join ang iba nating mga kapatiran. Amen. At nawa nasa mabuting kalagayan po kayo. Nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Amen. At regarding po sa ating gawain sa Sunday sa mga kapatid ng UPC Malabon, meron po tayong face-to-face na gawain sa Sunday. Yan po ay ating Pentecost Sunday. Amen. So tayo po ay magkakaroon ng face-to-face na gawain. Praise the Lord sa Sunday. So yung mga gusto pong umattend para po maiayos natin ang schedule at para matansya natin ang tao. Yung mga a-attend po sa Sunday face-to-face ay mag-message po sa akin para po maiayos natin kung ano ang magandang gawin. So may mga nag-message na sa akin na atin sila sa Sunday. So, kung gusto nyo rin umattend sa Sunday, mga kapatid, please mag-message sa akin, mag-PM para po alam natin kung ilan ang atin. Amen. At kung meron tayong kailangan gawing adjustment or measure na kailangan gawin para po may ayos natin ang ating gawain sa Sunday. So, alas 3 po yan o 3:30 ng hapon ang gawain natin sa Sunday. Amen. So, yan po mga kapatid ang ating announcement. Amen. Sa di pagtatagal mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating pong Bible study. Tayo po ay manalangin. Amen. Siguro yung iba ay ahabol na lamang. So, tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Dumalangin tayo sa ating paninimula sa gawain ito. Amen. Let us pray. Makilala at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat, paggabay, pagpapala, pagpo-provide, pag-guide sa amin, O Diyos, salamat po. Napakabuti mo sa amin at Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa habag, sa biyaya na patuloy mong pinapanagana sa aming mga buhay. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, anumang aming naisip, nasabi, nagawa, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, patawarin mo po kami. Linisin, hugasan ng iyong banal na dugo. At ngayong gabi sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin po namin ang karunungan at ang anointing igawad mo po sa bawat isa. Magmula po sa iyong gagamitin na tagapagturo, i-guide mo po ng iyong banal na spirito, ang iyong lingkod. Wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Kami po ay umaasa lamang sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, gabayan mo kami sa gabing ito ng aming pag-aaral. Ngayon din ang bawat isang makikinig, bigyan mo ng unawa ng gagaling sa iyo. At ang iba pang mga kapatid na wala pa dito, Panginoon, idako mo sila sa pakikinig na iyong salita sa gabing ito. Marami pong salamat, inaalay namin sa iyo ang gawain ito. Sa iyong dakila at makapangyariang pangalan, in Jesus' name we pray, Amen. Amen, mga kapatid. Praise the Lord, praise God. So, magandang gabi po sa lahat. Sa mga naka-online na, Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sa mga nariyan na mga kapatid, naka-tune in, magandang gabi po sa inyo. Amen. Ayan, sila Sister Mary Jane, Pastor Sagani Albino, Sister Zari de Guzman. Amen. Hindi ko makita yung ibang pangalan, mga kapatid. Unless kayo po ay mag-comment, makita ko ang mga pangalan po ninyo. At kung meron mga lag or delay sa aking video, ay huwag nyo na lamang po pansinin, mga kapatid. Yan po ay eventually mawawala din. Basta malaga yung sound ay malinaw.
mga kapatid, ano? So, tayo po mga kapatid ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagaya ng aking nabanggit mga kapatid, sa mga nakalipas ng mga araw, tayo po ay magpo-focus this week sa mga katuruan patungkol sa prophecy. Mga kapatid, ano? Patungkol sa propesiya, patungkol sa mga mangyayari sa mga huling panahon, mga kapatid, ano? So, pag sinabing prophecy, or sa terminolohiya, sa terminology ng mga nag-aaral ng Bible, ito po yung tinatawag na eschatology, or study about the last days, mga kapatid, ano? So, ang ating tinatalakay since Saturday, mga patungkol sa mga mangyayari sa huling araw, sa huling kapanahunan. Amen. So, nung Saturday, at tinalakay natin Times of the Gentiles. Tapos, nung Monday, tinalakay natin Daniel 70th week. Then, kahapon, tinalakay natin yung The Fullness of the Gentiles. At ngayon namang gabi, mga kapatid, ang ating tatalakayin ay itong Olivet Discourse. Olivet Discourse. At nung Olivet Discourse, makikita natin yan sa Matthew chapter 24, Mark chapter 13, at sa Luke chapter 21. Bakit siya tinawag na Olivet Discourse? Ito po ay diskurso or pagtuturo ng Panginoong Jesus. At ginawa niya ito habang sila po ay nasa Bundok Olibo, sa Mount Olives, mga kapatid. Kaya tinawag to na Olivet Discourse. Dahil itinuro ito ng Panginoon habang sila mga kapatid ay nandoon sa Mount Olives, na nandoon sa Jerusalem, malapit sa templo. Amen. So kung babasahin natin yan sa Bible, kung hanapin natin yan sa Gospel, nabanggit ko kanina, yan ay nasa Matthew chapter 24, sa Mark chapter 13, at sa Luke chapter 21. Kasi yung Mark o Matthew, yung Mark and Luke, ito po ay tinatawag nating synoptic gospel. So ito po ay synoptic gospels, ito po ay iba-ibang account pero tumutukoy lamang sa iisang mga pangyayari ng panahon ng Panginoon. So parang mga witness 'yan, ano? Halimbawa, may isang witness or merong isang krimen na nangyari, ano? At itong krimen na ito, ang saksi ay tatlo na magkakaibang tao. Pag tinanong mo yung tatlong tao na yan na nakakita ng krimen, isang krimen lang ang kanilang nasaksihan, pero mapapansin mo na mayroong mga pagkakaiba. Kasi iba-ibang perspective, marahil yung isa nakita yung krimen nandun sa gilid, yung isa naman nandun sa kabilang gilid, yung isa naman nandun siya sa ibabaw nung nakita niya. So, pagka tinanong mo itong tatlong witness na ito patungkol sa kanilang nasaksi ang krimen at sila ay mga totoong witness, mapapansin natin na mayroong kakaunti, slight differences ang kanilang mga patotoong kanilang testimony. And that is natural na magkaroon ng kakaunting differences, mga kapatid. Ano? Kapag ka yung mga witness na in-interview mo, pare-pareho lahat yung sinabi, as in pare-pareho lahat, walang pagkakaiba, doon kakabahan dahil baka nag-usap-usap yung tatlo na yon. Baka yung tatlo na yon hindi totoong mga witnesses at sila ay binayaran lang at sila ay nag-usap-usap na sabihin natin ganito. Kasi sobrang pare-pareho yung kanilang mga sinabi. Pero ang mga totoong witness na nakakita ng isang pangyayari, usually mayroong kaunting pagkakaiba yung kanilang mga testimony. And that is natural, mga kapatid. Kaya sa mga korte, kapag yung tatlong witness, halimbawa, mayroong mga slight differences yung kanilang testimony, okay lang yun. Okay lang yun. Basta slight differences lang. Kasi kapag kapare-pareho, as in lahat pare-pareho yung sinabi ng mga witness, nakakaduda yun. Dahil malamang nag-usap-usap yun, kaya pare-pareho lahat, walang pagkakaiba. So ganun din nangyari ito sa Matthew, Mark, and Luke. Ito ay synoptic gospels dahil
sila po ay sumulat ng patungkol sa buhay ng Panginoon on their different perspective. Kaya makikita mo, may mga counting difference sa Matthew, sa Mark, sa Luke. May makikita tayong ilang differences. Pero yun ay patunay lamang na authentic itong patotoo na ito, itong sulat na ito. So, itong nangyari na nagturo ang Panginoon malapit sa, o sa Mount Olives, nagturo siya about sa mangyayari sa mga end times. Ito ay tinatawag nating Olivet Discourse. Sinulat yan ni Matthew, mababasa natin sa chapter 24. Sinulat yan ni Mark, mababasa natin sa chapter 13. At sinulat yan ni Luke, mababasa natin sa chapter 21. Yan po ang Olivet Discourse. So, ngayong gabi sa ating pag-aaral sa Bible study, ang kukuhain nating account ay yung account ni Mark. Okay? So, sa Mark chapter 13 tayo kukuha ng ating context ngayong gabi sa ating Bible study. Eto, simulan na natin. Mark chapter 13, verse 1. Sabi po dito, Mark chapter 13, verse 1. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. So dito mga kapatid, ang nangyari, nandun sila mga kapatid sa templo. Galing sila sa templo. They went out of the temple. Kasi po yung templo sa Jerusalem, nandyan po yan sa Temple Mount. Kaya paglabas nila ng templo mga kapatid, nariyan ang marami pang mga bulubundukin na matatagpuan sa Jerusalem. Nandyan ang Mount Horeb, nandyan yung tinatawag na Mount Zion, nandyan din ang Mount Olives. So, nang sila ay lumabas sa templo, doon sila mga kapatid, nang paglabas nila sa templo ng Panginoon pati ang mga disipulo, ang isa sa mga disipulo ay nagsabi sa Panginoong Yesus, Master, see what manner of stones and what buildings are here. Yung isa sa mga disipulo ay nag-express ng kanyang paghanga, mga kapatid, sa ganda ng templo. Sa ganda, sa design ng templo, na ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tignan mo kung, masdan mo kung gaano pagkainam ng mga bato at pagkakainam ng mga gusali dito. So yung isa sa mga disciple ay nag-express ng kaniyang paghanga do sa templo. Master, Lord Jesus, grabe, ang ganda ng mga building na to. Ano? Ang ganda ng pagkakatayo ng templo. Masdan mo, Panginoon, kung gaano kaganda yung mga bato at yung mga gusali na nandito. At ang sinabi ng Panginoong Yesus sa verse 2, And Jesus answering, said unto him, Seest thou these great buildings? Sumagot ang Panginoong Yesus doon sa disipulo na humahanga sa ganda ng gusali ng templo. Sinagot niya yung disipulo at ang sabi niya, nakikita mo ba yung mga gusali na yan? Nakikita mo ba yung magandang gusali na yan ng templo? Nakikita mo ba yung mga malalaking gusali na ito? Ang sabi ng Panginoon, walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak. So dito mga kapatid, nagsalita ang Panginoon ng isang prophecy, ng isang hula. Nang sabi niya, nakikita mo ba yung magagandang gusali na yan? Sinasabi ko sa iyo, walang maiiwan dyan na bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak. So dito mga kapatid, nagbigay ng prophecy, ng hula ang Panginoong Yesus. Anong hula niya? Ibabagsak yung gusali. Anong gusali yung tinutukoy dito? Hindi po ito mga gusali sa Makati. Ano po? Hindi po yan yung tinutukoy dyan ng mga buildings dito. Tandaan natin mga kapatid, when we read the Bible, pag binasa natin at inunawa natin ang Bible, kailangan alamin natin kung ano yung sense nung Bible, nung verse, base dun sa nagsalita, sa pagkakasulat. Kaya pag binasa natin yan, sabi ng Panginoon,
Nakita mo ba yung mga gusali? Walang maiiwan dyan na kapwa bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi babagsak. Hindi po niya tinutukoy dyan yung mga gusali ngayon sa Makati, gusali dito sa Maynila, o gusali sa New York, sa Amerika, sa Paris. Hindi po. Kasi ang iba, ang ginagawang application dito, o sabi ng Panginoon, lahat ng bato, walang may iwan sa kapwa bato. Kaya yung mga gusaling nakikita natin, yung mga building, lahat yan ibabagsak. Hindi po yun kinutukoy dito ng Panginoon, mga kapatid. Galing sila sa templo. Okay? Tingnan natin yung context. Galing sila sa templo. At sabi nung disipulo, Master, ang ganda ng templo, no? Ang ganda ng gusali. Ang ganda ng mga bato. Anong tinutukoy niya? Yung templo sa Jerusalem. Nung panahon ng Panginoong Yesus, mga kapatid, mayroon pong templo sa Jerusalem. Ito po yung tinatawag nilang Herod's Temple or Second Temple. Kasi ito yung templo na pinagawa at pinaayos, pinaganda ni Herodes nung hari pa si Herodes. Nalala niyo si King Herod? Yung nagnais na ipapatay ang Panginoong Yesus nang sanggol pa lang siya. Pinaayos niya, pinaganda niya ang templo sa Jerusalem. So, nang panahon ng Panginoong Yesus, may templo pa sa Jerusalem. Ngayon, wala na pong templo sa Jerusalem. So, dito, galing sila sa templo, sabi ng disipulo, Master, ang ganda ng mga gusali, ano? Ang ganda ng mga bato dito sa templo. Sabi ng Panginoon, nakikita mo yung mga gusali na yan? Walang maiiwan dyan na bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak. So, anong gusali ang tinutukoy ng Panginoon dito? Yung gusali ng templo sa Jerusalem. Huwag po natin i-apply sa templo o sa mga gusali dito sa Pilipinas. O, sinabi ng Panginoon, ibabagsak yung mga gusali dito sa Pilipinas. Pwedeng mangyari yon sa pagbabalik ng Panginoon, pero dito, sa context dito, mga kapatid, ang tinutukoy dito na ibabagsak ay yung templo sa Jerusalem. Okay? Sabi ng Panginoon, darating ang araw, wala kang makita dyan na gusali, na bato na nakapatong sa kapwa bato. Ang tinutukoy niya, yung templo sa Jerusalem. So dito pa lang, mga kapatid, nagbigay na ang Panginoon ng prophecy. Nagbigay na siya, mga kapatid, ng hula. Nagbigay na siya, mga kapatid, ng isang mangyayari sa hinaharap. At para sabihin ng isang tao na ang templo sa Jerusalem ay bababagsak, mawawasak, masisira, ito po ay very unusual sa panahon nila. Ito ay isang bold statement. Ito ay isang radical prophecy. Di ba? Hindi yan basta-basta pangungusap, hindi yan basta-basta statement. Pag sinabi mo sa panahon nila na yung templo na yan babagsak, medyo mabigat yun, mga kapatid. No? Kasi sa panahon natin, ano, may ibang mga, yung iba napapanood natin sa TV, ano? Hindi naman lahat, pero merong iba na mga faith healer, ano? Sinasabi, meron ako napanood na documentary noon eh, or narinig na basa documentary, na yung ibang mga peking mga ngaral, halimbawa, meron silang audience na madami, libo-libo. Tapos sabihin nila, meron ditong mayroong sakit sa kaniyang likod. Of course, mga kapatid, sa libo-libong tao na yon, talaga meron doon na may sakit sa likod. Mataas talaga ang chance na meron isa doon sa mga libo-libong tao ang may nararamdamang sakit sa kanyang likod. So yung iba, hindi ko sinasabing lahat, pero yung ibang mga fake healer, minister, ganun ang ginagawang style. Meron dito nananakit ang kanyang likod. Libo-libo yung tao doon eh. Of course, sa libo-libong tao na yun, malaki ang chance na meron doon o marami doon ang nananakit ang likod. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Although, may iba na talagang kumikilos ang spirito, ano? Meron talagang totoo na kinausap ng Panginoon, meron may sakit sa likod, pagagalingin. Pero may iba na mga peking, mga ngaral, ganun ang ginagawang estilo.
Pero itong sinabi ng Panginoon dito na panghuhula niya na mawawasak ang templo, hindi ito hula-hula lang na madaling hulaan, mga kapatid, ano? Mabigat na statement to. Bold statement ito, bold prophecy ito. Pagka sinabi mo yan, eh mabigat yan. Pag hindi naganap yan, magiging false prophet ka. Kaya mabigat yung statement ng Panginoon, sabi niya sa templo, darating ang araw, babagsak yung templo ng Jerusalem. Yan ang kanyang prophecy. Yan ang kanyang hula. Walang bato sa gusali na yan na may iiwan na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak. Ngayon, sabi ng verse 3, "And as he sat upon the Mount of Olives over against the temple," so, nang sila ay umupo, mga kapatid, dito sa bundok Olibo na against the temple, na ito ay malapit or adjacent, halos katapat ng templo, Peter and James and John and Andrew asked him privately. In verse 4, "Tell us, when shall these things be? And what shall be the signs when all these things shall be fulfilled?" So, nung nagsabi ang Panginoon sa mga disipulo, sabi niya, darating ang araw, babagsak ang templo na yan. Walang gusa, walang bato na maiiwan sa kapwa bato. Nung umupo na sila doon sa Mount Olives, malapit sa Mount Olives, nakatapat ng templo, etong si Peter, si James, si John, saka si Andrew, etong dalawang magkapatid, si Peter saka si Andrew magkapatid, si James saka si John magkapatid, silang apat ay lumapit sa Panginoon privately. Alam nyo, mga kapatid, may mga tao na lumalapit sa Panginoon privately. Lagyan ko lang to ng side application. Ano? May mga tao na nagiging mas malalim ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Nagiging mas malalim ang kanilang relasyon sa Panginoon because they go to the Lord privately. Diba? May Bible study, public yan eh, na doon kayo sama-sama. How about after that? Do you go to the Lord privately? Do you open your Bible? Do you study privately? Can you say amen? Diba? Yung mga taong lumalapit sa Panginoon privately, mas lumalalim na sa giging intimate ang relasyon. Maraming beses yan, mga kapatid, ang Panginoon nagtuturo sa harap ng mga tao, public. After magturo ng Panginoon, yung ilang mga disipulo lumalapit sa kanya, mga apostol, privately, "Lord, ano ibig sabihin ng tinuro mo kanina?" Naging mas intimate yung kanilang relasyon sa Panginoon. Kasi bukod sa publicly, may private sila na pagkikipag-usap sa Panginoon. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Yes, we go to the church. May public worship tayo. May public Bible study tayo. How about our private? How about our private prayer? How about our private study, reading of the Word? Do you go to Jesus privately on your own? Ay hindi, pastor, sabay-sabay na lang kapag sa church, doon na lang ako lumalapit sa Panginoon. Sabay-sabay na lang sa Bible study. Dapat meron tayong private, mga kapatid. Private connection with the Lord. Intimate relationship with Jesus. Yan ang ginawa ni Peter, ni James, ni John, saka ni Andrew. Nagsabi ang Panginoon ng ganun sa harapan ng mga disipulo, kasi mga disipulo dyan, hindi lang yan 12. Madami yan sila. May 70 disciples, may multitude. Bukod yung mga apostol, yung apostol yun ng 12. Ngayon, itong apat, after na magsabi ng ganun ng Panginoon, nung umupo sila, kinausap ang Panginoon privately, "Lord." Nilapitan nila privately ang Panginoon. You see, meron silang private time with Jesus to ask Him personally. Oh, kailangan nakikipag-usap ka sa Panginoon personally, sa iyong personal time. Mga kapatid, bukod sa ating public service sa Panginoon, dapat may private service ka rin sa Panginoon. Oh, can you say amen?
Ang worship, dapat meron kang private worship. Ay, sa Sunday na lang, Pastor, sabay-sabay na lang, aawit na lang ako sa... Kasabay na lang ako sa pag-awit sa Sunday. Eh, how about privately? You don't sing to the Lord privately? Pag ikaw lang? Do you study His Word privately? Do you talk to Him privately? So, ang mga apostol, lumapit sila privately at sabi nila, tell us, Lord. Ay, dalawang tanong, mga kapatid, nitong apat kay Jesus. Sabi niyo sa amin, Panginoon. When, unang tanong, when shall these things be? Kailan ito mangyayari, Lord? Yung sinabi mo na yung Jerusalem, yung templo guguho, walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi tutumba. Kailan yan mangyayari? Yan ang unang tanong, when? Pangalawa, what shall be the signs when all these things shall be fulfilled? Ano ang mga tanda, Panginoon, na mga bagay na ito ay mangyayari na? So, dalawang tanong ng mga apostol. Una, kailan ito mangyayari, Panginoon? Pangalawa, ano ang mga tanda sa sinabi mo, Panginoon, na mangyayari yan na guguho, ibabagsak ang mga bato dito sa templo? Kaya dito sa verse 5, sumagot si Jesus. And Jesus, answering them, began to say, take heed lest any man deceive you. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito ang unang sagot na binigay sa kanila ng Panginoon. Kailan mangyayari? Ano ang mga tanda? Ang unang sinabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ni naman. For many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. Ang unang tanda na sinabi ng Panginoon, binigay niya muna ng warning na huwag kayong mapadaya. Mag-ingat kayo at huwag kayong mapadaya. So from here, mga kapatid, makita natin ang mga bagay patungkol sa end times ay po pwedeng maging source ng pandaraya sa maraming mananampalataya. Gagamitin ng kaaway ang mga bagay patungkol sa end times para dayain ang mga mananampalataya. For many shall come in my name. Marami ang paparito sa pangalan ng Panginoon at magsasabing ako ang Kristo at dadayain ng marami. Marami na, mga kapatid. Marami na na pumarito, mga kapatid, sa sanglibutan sa mundo na nagpapakilalang sila ang Kristo at nandaya ng marami. Siguro bukas or Saturday talakayin natin yung Antichrist. Kasama yan sa pagtatalakay natin about prophecy. We will discuss about the Antichrist. So, marami ang mandaraya sa maraming tao. At sasabihin nilang, ako ang Kristo, ako ang tagapagligtas. Kahit ang mga Hudyo, mga kapatid, dadayain sila. Kasi nga, kagaya na nasabi ko kagabi, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, mga Israelita, hindi nila matanggap na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus yung inihintay nilang Mesiya na tagapagligtas. Hindi nila yung matanggap. Kaya may darating na isang leader, political leader, na madadaya sila na magpapakilala ng Kristo. Kasi yan ang unang sinabi ng Panginoon. Huwag kayong madaya. Maraming paparito magpapakilala ng Kristo at dadayain ang marami. Ito pa ang mga signs sa Christian nomenclature, mga kapatid. Ang tawag dito ay the signs of the times. Ito ang mga signs of the times na binigay ng Panginoong Jesus. Sa verse 7, ang sabi niya, and when ye shall hear of wars and rumors of wars, be ye not troubled, for such things must needs be, but the end shall not be yet. Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng digmaan at hugog ng digmaan. Alam niyo, mga kapatid, pagdating sa end times, importante na mapag-aralan natin yung sinabi ni Jesus mismo patungkol sa kung kailan siya babalik. Patungkol sa katapusan.
At itong sinabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng digmaan at hugog ng digmaan. Ang wars and rumors of wars, mga kapatid, all throughout history, marami po niyan. Kahit ngayon, sa panahon natin, maraming wars and rumors of wars, mga kapatid. Ngayon, bago tayo magtuloy, mga kapatid, gusto kong linawin dito sa pagtalakay natin ng Olivet Discourse. Pag binasa natin itong Mark chapter 13, Matthew chapter 24, Luke chapter 21, tandaan natin na may ilang parte dito na kinakailangan nating i-interpret literal at may ilan na kailangan nating interpret figurative or symbolical. Yung ibang parte dito ay literal na nangyari at yung iba naman dito, mga kapatid, ay symbolical na mangyayari. Mamaya tatalakayin natin kung ano yung literal, ano yung symbolical. Halimbawa, yung binanggit kanina, sabi ng Panginoon na walang bato sa ibabaw ng bato sa gusali na yan ang hindi ibabagsak. Ang tinutukoy niya yung templo sa Jerusalem. Nangyari po yun literal. Nangyari literal yung templo sa Jerusalem ay binagsak. Nang year 70 AD, mga 40 years after na ang Panginoon ay ipako sa krus at nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. 40 years sa panahon, mga kapatid, ni General Titus, winasak ang Jerusalem at winasak ang templo. So yung nangyari, yung sinabi ng Panginoon na ibabagsak lahat ng bato sa gusali na yan, tinutukoy niya doon templo, mga kapatid, hindi yung mga gusali dito sa atin, tinutukoy niya doon templo, yung templo sa Jerusalem. Nangyari yun literal, mga kapatid, ano? Ngayon, yung sinabi niya na Kristo, mga magpapakilalang Kristo, literal yun, mga kapatid. May darating. May mga darating at marami nang dumating na nagpakilala. Literal yun. Meron talagang mga may mga mandaraya ng mga tao, magpapakilala sila ang Kristo. Ito yung mga wars and rumors of wars dito. Literal ito, mga kapatid. Literal na digmaan at mga hugong ng digmaan. Makakarinig tayo. Kaya sa ating panahon, literal, may mga wars, may rumors of wars. In the past century, mga kapatid, 20th century. Pag sinabing 20th century, 1900s yan. Ngayon, nasa 21st century na tayo. The past century, 20th century, nagkaroon tayo ng dalawang world war. Diba? World War I, 1914, saka World War II, 1942. Dalawang digmaang pandaigdig. Diba? Pag sinabi mong world war, maraming bansa ang involved dyan. Oh. For the past century, dalawang world war ang nagdaan. Nang sabi ng ilang statistics, for the past century, mas marami ang namatay sa digmaan kaysa sa lahat ng namatay sa digmaan sa mga nakalipas na century. Kahit pag samasamahin mo, lahat ng namatay sa digmaan dati pa. Mga nakaraang century, mas marami pa rin yung namatay nung 20th century sa digmaan dahil sa World War I, saka sa World War II. Million-million ang namatay. So, wars and rumors of wars. Sa panahon natin, madami ngayon sa Middle East, mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, lagi tayong maging updated kahit papano sa mga current events. Hindi lang dito sa Pilipinas. Wag lang tayo sa Miss Universe updated. Baka sa Miss Universe lang tayo updated. Sino ba nanalo? Oh, alam na alam yan. Oh, natalo Pilipinas ha. Huwag tayo sa Miss Universe lang updated. Pastor, updated tayo. Updated ako sa current events, international event. Anong event? Miss Universe, Pastor. Ay, wag Miss Universe lang. Maging aware tayo sa mga current event, international events. Nangyayari ngayon sa Israel. Mga kapatid, ano? Nasa digmaan sila, literally. We could say that it is a war against Hamas, against Palestine, mga kapatid. Wars and rumors of wars, kahit dito sa Pilipinas, ano? Kahit dito sa Pilipinas, o yung West Philippine Sea, medyo mainit yan ngayon. Ngayon, inaalongkat kung anong ginawa ni Trillanes.
yung panahon ni Noynoy Aquino, President Noynoy, na ilang beses siya nakipag-usap sa mga official ng China sa Beijing, na sabi pa ni Enrile, binypass niya yung ambassador ng Pilipinas sa China. Many times binypass niya. At meron silang secret meeting doon. Hindi niya dinidisclose hanggang ngayon kung ano ang kanilang pinag-usapan doon. Di ba? So, wars, rumors of wars. Pero sabi dito, be not troubled. For such things must needs be, but the end shall not be yet. Kailangan maganap ang mga bagay na ito. Pero hindi pa ito ang wakas. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Sabi niya ng Panginoon, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Literal po yan, mga kapatid. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Wag, hindi yan symbolical na ano ba yan, pastor, kaharian ng kabutihan laban sa kaharian ng kasamaan ba yan? Hindi, literal na mga kaharian yan. Mga nation yan, mga bansa, ethnoi sa Greek. Yung sabihin, mga bansa, mga bayan, maglalaban-laban, kingdom against kingdom. And there shall be earthquakes in diverse places. Literal din na mga earthquakes yan, mga kapatid. Nung isang araw ba yun, o nung last week, nagkalindol, ano? Umaga, naramdaman ko yun, ewan ko kung naramdaman nyo, mga kapatid, ano? Earthquakes in diverse places. And there shall be famines and troubles. Magkakaroon ng mga tagutom at magkakaroon ng mga kapighatian. These are the beginning of sorrow. Oh. So yan ang mga palatandaan na binigay ng Panginoon. Sabi natin, signs of the times. Mga wars, rumors of wars, nation against nation, kingdom against kingdom. Yung nation doon is lahi. Hindi lang yan tumutukoy sa territory. Tumutukoy yan sa lahi, laban sa lahi. Oh. Sa Israel, di ba? Yung mga lahi doon, mga Palestine. Kingdom against kingdom. Earthquakes, famines, and troubles. These are the beginnings. Ito ay simula pa lamang ng mga kapighatian, sabi ng Panginoon. Ito yung mga signs of the times na binigay ng Panginoon dito sa Olivet Discourse, sa kanyang pagtuturo. Ang sabi niya sa verse 9, but take heed to yourselves, mag-ingat kayo sa inyong sarili, for they shall deliver you up to councils. Now, bago natin to i-apply sa atin, dahil usually, na-apply kagad natin to sa atin, o dadalin daw tayo, hulihin tayo, dadalin tayo sa mga konseho, and in the synagogues, you shall be beaten, bubugbugin daw tayo. Pwede itong magkaroon ng application sa atin, pero bago natin to i-apply sa atin, mga kapatid, tandaan natin, may kausap si Jesus dito. Tama, mga kapatid? Sino kausap niya? Yung mga apostol. So, bago natin to i-apply sa atin, dahil po pwedeng meron itong application sa atin, i-apply muna natin to sa mga apostol. Ang kausap niya dyan, unang-una, yung mga apostol. Sabi niya sa mga apostol, mag-ingat kayo, huhulihin kayo, at kayo ay dadalhin sa mga konseho. At kayo ay bubugbugin sa mga sinagoga. Literal ba yan? Nangyari yan? Yes, nangyari sa kanila yan. Sa Book of Acts, mababasa natin. Diba, nung nangangaral sila, sila Pedro, sila Juan, nangangaral sila, pinahuli sila, binawalan sila ng mangaral sa pangalan ni Jesus. Pinabugbog sila, pinahampas sila, binalaan sila na huwag na kayong mangangaral. So literal nangyari ito sa kanila, sinabi ito ng Panginoon sa kanila. And ye shall be brought before rulers and kings for my sakes. Dadaling kayo sa harapan ng mga leader dahil sa akin. For a testimony against them. Tignan niyo sabi dito ng Panginoon. Yung pagdadala ng mga apostol sa harapan ng mga leader, ito po ay magiging testimony laban sa mga leader. Ito ay magiging testimony against them sa Judgment Day na ipinangaralan sila ng Ebanghelyo pero hindi sila nakinig. Diba sabi ng Panginoon, kapag ka hindi tumanggap sa salita ng Diyos, kahit yung alabok,
yung alikabok sa paanan ng mga ngaral, one day magiging saksi yun laban doon sa tao na yun na hindi tumanggap. Magiging saksi yun sa judgment day. Yung alikabok na yun na nandoon nung araw na pinangaralan ang tao na yun at hindi siya tumanggap, magiging saksi laban sa kanya sa araw na paghuhukom. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa alikabok, pero yung alikabok, magiging saksi. Baka magsalita yung alikabok, nandun ako, alikabok ako, nandun ako. Pinangaralan yan, Panginoon, hindi nakinig. Nireject ang Bible, nireject ang gospel. Di ba sabi ng Panginoon? Pag hindi dinanggap yung ebanghelyo, although wag nating, although inutos siya ng Panginoon sa mga apostol, ano, pero mahirap din gawin eh, pagpagandaw ng alikabok. Pag hindi tinanggap ang ebanghelyo, yung alikabok na yun magiging saksi laban sa kanila sa araw ng paghukom. And the gospel must first be published among all nations. So ang ebanghelyo ay ipapublish, ito ay ipapangaral, mga kapatid, sa lahat ng mga bansa. Yan ang mga tanda, mga kapatid, ng malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Yung sinabi niyang mga tanda, mga kapatid, ng kanyang pagbabalik. Kasi ang tanong ng mga apostol, kailan mangyayari yun, yung pagkawasak ng templo? At ano ang mga tanda, ayan, na mangyayari na ito, pati yung pagbabalik ng Panginoon? Sa Matthew, mababasa natin yun yung tanong. What are the signs of your coming? So, ang ebanghelyo ay may papangaral sa lahat ng mga bansa. Sa panahon natin, mga kapatid, ano, ang ebanghelyo napapangaral na sa maraming bansa. Oo. Sa pamamagitan lalo nitong internet platform. Kapag ka-Friday, nakakapagturo po ako sa Canada. Although, hindi pa tayo nakakapunta ng Canada. Sa Canada. Pero pag Friday through online or through Facebook Live, eh, nakakapagturo tayo doon sa other side of the globe, sa Canada. Bukas Thursday, magtuturo ako sa Malaysia. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa Church sila, Pastor Maya. So, ang salita ng Diyos na ipapangaral. Marami kayong friends sa Facebook. Global. Kaya kapag nag-share kayo ng Word of God, mag-post lang kayo sa timeline nyo, mapapublish yan. Yung gospel, mapapublish sa lahat ng mga bansa. May papangaral. Kaya nga dapat, mga kapatid, maging bahagi tayo sa parte na ito, mga kapatid, na may pangaral ang ebanghelyo sa mga bansa. Maging kabahagi ka. Kasi yan ang isa sa mga kailangan mangyari bago bumalik ang Panginoon. Kaya dapat may bahagi tayo sa pangangaral, sa pagpapublish ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Gamitin niyo yung Facebook niyo, mga kapatid, sa pag-share ng Word of God. Sa pagpo-post ng Word of God, pagpo-post ng ebanghelyo, ng gospel. Oo, wag na po tayo mag-post ng mga kung ano-anong meme, kung ano-anong, di ba, walang kabuluhan. Ang post natin, gospel, gamitin natin. Para may kabahagi tayo sa sinabi dito ng Panginoon na mapapublish ang gospel among all nation. Kasi mga kapatid, pag tumugon tayo sa Panginoon, ang Panginoon ang will take care of us. Amen. Kasi pagka nanatili tayo sa ating sarili and our own issues and all that, Pastor, may problema ako. Lahat tayo mayroon, mga kapatid. Pastor, may issue ako. Lahat tayo mayroon. Pastor, hindi ako makapagpagamit sa Panginoon dahil mabigat yung dinadala ko na problema. Lahat tayo mayroon. Pero kung doon tayo magpo-focus, mga kapatid, mauubos ang oras natin. Hindi tayo magagamit. Hindi tayo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon, sa purpose ng Panginoon. Oo, maubos yung buhay natin, maubos yung panahon natin, maubos yung oras natin sa ating sarili lang. Pero pag tayo nagpagamit sa Panginoon, He will take care of your problem.
He will take care, amen, of your issue. O pinangawakan ko yan, mga kapatid. May problema tayo, may suliranin tayo, meron tayong issue, meron tayong mga hinaharap, lahat tayo. Pero pag ginawa mong available ang iyong sarili para sa Panginoon, He will take care of you. Amen. He will take care of you. Kaya yan, yung gospel, mapapublish among all nations, sabi sa verse 10. Then in verse 11, but when they shall lead you, ito sabi ng Panginoon, when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate. Sabi ng Panginoon, pag kayo hinuli, dinala sa mga konseho, huwag nyo na pag-isipan, huwag nyo na i-premeditate kung ano bang sasabihin ko, paano ko ba pagtatanggol yung sarili ko, paano ba ako magpapaliwanag. Sabi nga ng Panginoon, hulihin kayo dahil sa pangangaral, dahil sa akin. Di ba yung mga apostol, ganyan nangyari. Sabi ng Panginoon, huwag niyong isipin, huwag niyong alalahan kung anong sasabihin niyo. Whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. For it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Kung anong ibigay sa iyo sa oras na yun, yun ang sabihin mo dahil hindi ikaw magsasalita, kundi ang banal na Espiritu. Huwag natin yung i-apply sa pagtuturo. Yung iba, ina-apply sa pagtuturo. Sabi ng Bible, hindi mo na kailangan mag-aral. Pag in-assign ka magturo ni pastor, huwag ka na mag-aral. Sabi ng Bible, kung ano yung sabihin ng Holy Ghost, yun ang sabihin mo. Huwag mo na pag-isipan kung ano kailangan mo sabihin. Hindi po mga kapatid, misapplication yun. Ang sinabi dito ng Panginoon, pag hinuli kayo, sabi niya sa mga apostol, dinala kayo sa konseho, dinala kayo sa usgado dahil sa akin, huwag nyo na pag-isipan kung ano sasabihin nyo sa harapan ng konseho. O, sa harapan ng usgado pag kayo hinuli. Kung anong bigay sa iyo ng Espiritu Santo, yun ang sabihin mo. Hindi ikaw magsasalita, kundi ang Holy Ghost. Hindi yan applicable sa pagtuturo. O, pag nagturo ako, hindi na ako mag-aaral kung ano na lang sabihin ng Holy Ghost. Hindi po mga kapatid, kailangan natin, sabi ni Pablo, study to show yourself approved unto God, the workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Aralin natin, paghandaan natin. Although there are times na tayo ay kinakailangan magsalita ng ebanghelyo ng spontaneous, out of season, biglaan, hindi ka nakapag-prepare, tutulungan ka ng Holy Ghost. Pero kung inassign ka, halimbawa, 1 month before, inassign ka na magtuturo ka, 1 week before, huwag natin gamitin tong verse na ito para sabihin na, hindi ko na kailangan magturo, mag-prepare, sabi ng Bible, hindi mo kailangan mag-prepare. Hindi po natin ginamit yung konteksto. Yan po ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible, pag-a-apply ng Bible in context. Ang sinasabi po dito, pagkahinuli dahil sa pangangaral. Huwag mo nang isipin kung anong sasabihin mo sa harapan ng mga manghuhuli sa iyo. Ang Panginoon, ang Espiritu Santo, magbibigay ng sasabihin mo. Okay? Yan sabi ng verse 11. Verse 12, now the brother shall betray the brother to death, and the father the son, and the children shall rise up against their parents and shall cause them to be put to death. Ayan, sabi ng Panginoon, magkakanuluhan, mga kapatid laban sa kapatid, ang ama laban sa anak, ang mga anak laban sa magulang, magkakanuluhan sa pagdating niyan, ng araw na yan. And ye shall be hated of all men for my name's sake. Kayo ay kamumuhian ng lahat ng tao dahil sa pangalan ko, sabi ng Panginoon. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So dito mga kapatid, itong mga parte na ito, applicable ito sa mga apostol na kausap ng Panginoon noon, nung nagsasalita sa niyan, nangyari yan sa mga apostol. Gayon din, applicable ito sa atin. Dahil mangyayari din itong tribulation, itong persecution sa atin, na tayo'y kamumuhian ng mga tao dahil sa pangalan. Kaya big issue ang pangalan, mga kapatid. Kayo namang oneness, sabi nila. Kayo namang mga apostolic.
Mas malaking issue sa inyo yung pangalan eh. Yung baptism nyo, kailangan in Jesus name. Issue pa ba yun? Basta na-baptize, okay na yun. Hindi, mga kapatid. Malaking issue ang pangalan. Ye shall be hated of all men for my name's sake. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Issue yan, yung pangalan. Kaya yung baptism, dapat sa pangalan ni Jesus. Pastor, na-baptize na ako. Sa pangalan ba ni Jesus ka na-baptize? Issue pa ba yun, Pastor? Basta na-baptize. Issue yan, kapatid. Issue yan. Lalo sa last day, ang issue, pangalan. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, there is no other name given under heaven among men which by which we must be saved. Wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaliligtas, libad sa pangalan ng Panginoon. Ang baptism must be in the name of Jesus Christ. Repentance must be preached in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, dahil sa pangalan ng Panginoon, kamumuhian tayo ng lahat ng mga bansa. Ngunit, amen, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. He that shall endure to the end, the same shall be saved. Kaya dito makita natin ang kaligtasan, hindi po eternally secured. Hindi once saved, always saved. May kondisyon ang kaligtasan. Sinasabi ng iba, eternal, unconditional security. Wala raw kondisyon ang kaligtasan. Ligtas ka, ligtas ka na. Dito makita nyo may kondisyon ng kaligtasan. Ano sabi dito? He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sino maliligtas? Yung magtitiis hanggang sa wakas. Kaya kailangan ng magtitiis, mga kapatid. That is the name of the game, sabi nga nila. Endurance. Hindi to about, di ba, yung sa simula. Maganda yung simula. It's about endurance unto the end. Ang issue dito, mga kapatid, pagtitiis hanggang sa wakas. Hindi po issue dito yung gano'ng katagal. Kasi kahit 20 years, 30 years na tayo naglilingkod sa Panginoon, kung di tayo nagtiis hanggang sa wakas, kung sa last 1 year, na backslide pa tayo, tumalikod pa tayo, sayang yung 30 years. Baliwala yun. Dapat magtiis hanggang sa wakas, mga kapatid. Yun po ang issue dyan, hanggang sa wakas. So, it seems, mga kapatid, hindi natin matatapos ngayong gabi itong Olivet Discourse. So, puputuloy muna natin dito sa verse 13. Tutuloy natin bukas ang ating pag-aaral sa verse 14 na tayo bukas dito sa Olivet Discourse. So, hanggang dito na muna tayo sa verse 13, mga kapatid, dahil nabuso na tayo ng time. So, bukas tutuloy natin Olivet Discourse Part 2. Sa mga nahuli ng dating, Pastor, anong Olivet Discourse? Anong Olivet Discourse na sinasabi mo dyan? Yan ang topic natin ngayong gabi. Olivet Discourse. Ito yung mababasa natin sa Matthew 24, Luke 21, Mark 13. Ito yung pagtuturo ng Panginoon patungkol sa end times, patungkol sa mangyayari sa huling kapanahunan. At tinuro niya yan habang sila ay nandoon sa Mount Olives na nasa Jerusalem. Kaya tinawag na Olivet Discourse. Ito yung pagtuturo niya habang sila ay nasa Mount Olives. So, this is about prophecy according to Jesus. Diba? Tinignan natin niya yung prophecy from Book of Daniel, from Book of Revelation. Kagabi, ginamit natin yung Book of Romans patungkol sa fullness of the Gentile. Ngayong Olivet Discourse, itong Olivet Discourse, this is prophecy, this is end times, according to Jesus Himself. Ito yung mga mangyayari sa mga huling kapanahunan, ayon mismo sa Panginoong Jesus. Kaya importante na matalakay natin ito. Kaya kapag ka narinig na natin yung pag sinabing Olivet Discourse, matandaan natin, ay, Olivet Discourse, naturo na yan ni Pastora. Yan yung prophecy, end times yan.
pagtuturo yan ni Jesus patungkol sa prophecy sa mangyayari sa huling kapanahunan. Matthew 24, Mark 13, Luke 21. Yan ang Olivet Discourse. So, putulin muna natin ngayong gabi. Bukas, tuloy natin part 2, Olivet Discourse. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Amen. Let us pray. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po ay natututo, kami po ay nag-i-increase sa kaalaman, at ito po, Panginoon, nawa ay mag-cause sa amin, Panginoon, ng solemnity, Panginoon, na makita namin ang kaseryosohan ng iyong mga salita, na magaganap ang mga bagay na ito, kaya kailangan namin magtiis hanggang sa wakas, kailangan namin magtapat, kailangan namin, Panginoon, na maglingkod, kailangan namin, Panginoon, na mag-ayos ng aming paglilingkod sa iyo. Dahil ikaw ay magbabalik, at nawa sa iyong pagbabalik, maabutan mo ang bawat isa na kagaya ng matapat na alipin na naglilingkod sa iyo. Wala sa sanglibutan, wala sa kasalanan, kundi wala sa panlalamig, kundi nasa mainit na paglilingkod sa iyo. Panginoon, patibayin mo ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan ng iyong Espiritu at ang iyong mga salita. Dalain ko po ang bawat isang kapatiran ng UPC Malabon, bawat pamilya at bawat individual ng UPC Malabon, tinataas ko po sa iyong kamay, Panginoon. Ingatan, pagpalain, gabayan, Panginoon. I-provide ang mga pangangailangan. Patatagin ang pananampalataya. Lord, ang aming mga pamilya na wala pa sa Panginoon, wala pa sa iyo. Lord, iligtas mo na sila. Gamitin mo kami sa pangangaral ng Ebanghelyo. Gamitin mo kami sa pag-share ng Word of God. Lord, O God, hallelujah. Gamitin mo ang Malabon Church. Yataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga nangangailangan ng kagalingan, si Nanay Bien, si Tatay Boy, ang kalakasan sa kanilang katawan. Patuloy mong igawad, Panginoon. Palakasin mo sila. Patatagin mo rin po ang kanilang pananampalataya, patibay. Oh, hallelujah. We claim healing in Jesus' name for them. Kaya hindi po si Brother Josh, pagalingin mo siya, Panginoon. Sawayin mo, Panginoon, ang virus sa kanyang katawan. Sawayin mo, Panginoon, in Jesus' name, masakit sa kanyang katawan. Kaya hindi po, Panginoon, ang aming anak, si Sir Yoli, si Aaron. Aaron Caleb, Lord, oh God, we pray, palakasin mo ang aming anak. Lord, hallelujah. Development ng kanyang katawan, Panginoon. Gawin mong maayos, gawin mo, Panginoon. Alisin mo ang anumang kahinaan, kundi palitan mo ng kalakasan, Panginoon, ng kanyang katawan. In Jesus' name. Idulog ko rin sa iyo ang bawat isang kapatiran ng UPC Tondo at ng iba pang mga churches na kasama namin sa Bible study ito. Mga kapatiran abroad, Panginoon, pagpalain, ingatan mo sila. Gayun din, mga mahal namin sa buhay, kaibigan na nakikinig sa aming Bible study na nanonood. Maraming po salamat. Sa ipo na binibigay lahat ng kapurihan, ingatan, pagpalain mo kami, maging sa aming pagtulog, pagpapahinga ngayong gabi, gabayan mo po ang bawat isa. We pray, Lord, for the peace of Jerusalem. Ingatan mo po ang iyong bayan. At alam namin, Panginoon, pagpapalain mo ang iyong bayan, Israel. Maraming salamat. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray, in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. And again, sa mga kapatiran ng UPC Malabon, sa Sunday, meron po tayong face-to-face. Yan po ay Pentecost Sunday, 3:30 po ng hapon. Sa mga a-attend sa Sunday, please send me a personal message para po makita ko kung ilan tayo sa Sunday, mga kapatid, para tingnan natin kung ano ang measure na kailangan gawin. Pero I think it's about time na mag face-to-face tayo at natapat din sa ating Pentecost Sunday. Kailangan natin na ng pag-gather together, mga kapatid. Amen. Magamit. Actually, yung keyboard natin sa church, hindi na raw tumutunog. Na-stuck na ng medyo matagal-tagal. Kaya kailangan na talagang magamit. Amen. Kaya sa Sunday, mga kapatid, Pentecost Sunday, may mga
nag-message na sa akin, ang Ayuda Family, ayan, nag-message na sa akin. So, yun ang ating announcement bukas, devotion, 9 a.m. Sa gabi, mga kapatid, tutuloy natin tong Olivet Discourse Part 2. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig at pag-tune in sa ating Bible study. Amen. So, tapos na po ang ating gawain, mga kapatid, ang ating Bible study. Ang pagpapala, pag-iingat, gabay ng Panginoon ay sumayin niyo pong lahat. Amen. The Lord bless you. We are dismissed in Jesus' name. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you and God bless.